si Tristan Huertas, ang tatay po ng Milo and Friends. Yan. Magandang araw po. Bali, magkukwento po ako sa inyo kung paano po nag-start ang Milo and Friends. Noon po kasi talaga hindi po ako dog lovers. Isa po akong rakista. Mahilig po ako tumugtog. Long hair po ako noon. Tapos wala po talaga akong hilig sa aso. Pero 1990s, may mga aso na po kami. Hanggang ngayon, may mga aso na po kami. Pero nung time na yun, wala talaga akong pakialam sa mga aso na yun. Tapos, nung 2014, mag-boyfriend and girlfriend kami ni Grisha Huertas. Mahilig po kami manood ng mga old movies. Meron po kaming napanood na old movies na ang pamagat is Damas. Meron po kasi doon isang aso na ang pangalan Milo. So, natuwa ako doon sa asong yun kasi nauutusan ni Jim Carrey. Yung aso na yun, isang Jack Russell. Ang pangalan ng asong yun, Milo. Milo yung pangalan na yun. So, nung time na yun, siguro sobrang tuwa ako. Kinagabihan na naginip ako na may aso daw ako. Ang pangalan, Milo. Jack Russell din. So, kinabukasan, niyaya ko yung father ko na pumunta kami sa Chendisitas. So, nung nandun kami sa Chendisitas, may dalawang aso doon ni Jack Russell. Papi pa lang. Sabi ko, eto na bibilin ko. Kasi maganda. Ang cute. Ganun. Ang liit lang kasi ni Milo, mga ganito lang yung kaliit dati. Basta 2 months pa lang yun ang nabili ko. Tapos nung time na yun, sabi sa akin ni Papa, anak, huwag mo nabilin yung aso na yan. Kasi marami naman tayong aso sa bahay, bibigyan na lang kita. Siyempre, gusto ko tuta, bibigyan niya sa akin, medyo may edad na. Tapos, nung time na yun, umuwi na kami. Umuwi na kami nung araw na yun. Hindi niya alam, nung araw din yun, pagka-uwi namin, bumalik ka agad ako sa Chendisitas. Sinama ko naman si Krisha, yung misis ko ngayon. Yun yung naging aso namin. Si Krisha ay namili kay Milo kasi dalawang Jack Russell yun. Si Milo yung nakuha namin. Yun yung puppy na yun. Tapos, siyempre, natuwa ako nung una may aso na ako sa loob ng bahay. Ang nangyari nun, naisip namin ni misis na baka nalulungkot si Milo kasi mag-isa lang po siya. So, ang ginawa namin, bumili kami ng isang pang-aso. Ang pangalan ng asong yun, Hershey. Si Milo kasi lalaki, so si Hershey babae. So, ayun, naging mag-partner sila. At nakakatawa kasi kulit nilang dalawa. Laro lang sila ng laro. At nagbunga yung pagmamahalan ni Milo at ni Hershey. Ayun. Pero, ganun pa man, nakakalungkot isipin kasi hindi po masyadong tumagal yung buhay ni Hershey sa amin. Nawala din siya. Eh, hindi ko na lang po siguro itutuloy yung kwento dahil baka umiyak lang ako dito sa vlog natin. So yun, si Milo, si Hershey, nagbunga yung pagmamahala nila. Lumabas ngayon itong si Oreo. Ayan. Sinenda niya ni Oreo. Si Oreo ay, siyempre, isa ring Jack Russell Terrier. Makulit din. At nakakatuwa kasi nagkaroon nga ng tumatlo na yung aso ko. Tapos, ayun, napalaki namin si Oreo. Slow learner siya nung una, tapos naturuan din namin nung huli. 7 months old na naturuan namin yung si Oreo. Ayun, cute din niya si Oreo, tsaka ngayon siya yung isa sa mga pinaka-obedient kong aso si Oreo. Okay, ang sumunod po naming aso, walang iba po kundi si... Pero bago po ang lahat, ito po ang kwento po niyan. Nung kinasal kami ng misis ko, si Grisha Huertas, nagkaroon po kami ng konting pera. Tapos, nagulat ako, sabi niya sa akin, Mahal, bibigyan natin pera. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit mo bibigyan pera? Basta, bibigyan natin pera. So, ang ginawa ko, syempre, tinanggap ko yung pera. Tapos, pagkatanggap ko ng pera, biglang sabi niya, bibili kasi ako ng German Shepherd eh. Tapos, ayun. Yun po ay si Kinder Bueno. So, nung umalis po siya nung time na yun, tapos, pagdating niya ng gabi, nagulat ako, ayun, ang cute nung German Shepherd namin na maliit pa siya nun eh. Nakikita niyo dyan sa picture yan, malitin dyan. At nakakatuwa yun si Kinder Bueno kasi dyan nagsimula na mag-aral din ako ng behavior kasi nung lumalaki yan, ang tigas po ng ulo niyan, nangahabol po yan ng pusa. Ang nakakatawa dyan, itong pusa, pag tumakbo, papasok dun sa loob ng bahay, siyempre dun siya nakatira. Habulin ni Kinder Bueno dun sa loob ng bahay. Tapos doon, nagkakagulo yung mga kapitbahay namin kasi nga nangahabol si Kinder ng pusa. So yun, hanggang sumunod na po dito yung panlima naming aso. Ang naging panglima naming aso, parang nabanggit ko kaya sa misis ko, Mal, parang gusto ko ng puppy.
Ito namang misis ko. Biglang dali-dali, ilang araw lang yata. Bumili na naman ng bagong tuta. Ito naman po yung isa sa mga cute at pinakamakulit naming aso. Walang iba kundi si Lalapap. So, kamukha siya ni Snoopy. Ayan, makikita niya kamukha ni Snoopy. Diba? Ayan. Isa po sa mga makulit at cute kong aso yan, si Lalapap. At ang sarap din kasama kasi, ano yan, isa yan sa mga mayabang na unano. Tapos, nung time na yan, so lima na yung aso namin. Sabi, nag-uusap kami yung misis, mahal, mag-breed na lang tayo ng mga aso para gawin din nating sideline. So, ang ginawa namin, naghanap kami na sa internet. Meron kami nakitang isang aso na binibenta. So, kaya lang, 3 years old na namin to, nabili tong aso na to. Ang pangalan po nito, si Fiona. Si Fiona ay nakakatawa dahil siya po yung nag-iisang Jack Russell na nakita ko na low energy dog. Titingnan kanya maghapon. Nakatingin lang siya. Sobrang babe yung aso niya, si Fiona. At basta, nakakatawa siya kasi parang hindi siya Jack Russell. Para siyang stop toy lang. Lagi lang nakatingin, lagi lang ano. Pangbahay lang talaga. Kahit kasama mo si Fiona, parang hindi po nadagdagan yung aso namin. So ngayon, anim na yung aso namin. Ayan, eto, nung bago po, eto na po yung sumunod na aso namin, yung pampito tsaka pangwalo. Bago po kapunin si Milo, kasi nag-aral din ako ng counting behavior ng aso. Mas maganda pala, mas nagiging babe pala ang isang aso kapag kapun. So si Milo kasi sexually frustrated. Ayun, mana sa, ano, amo. Joke. joke lang. Ayun, bago kapunin siya, sabi ko gusto kong magkaroon ng mag-anak ulit si Milo. Ayun, nagpastad ng aso yung kaibigan ko, si Mark Arenzo. Ayan, eto makikita nyo, malbasarabi mo ha. So yun, nagkaroon ng anak yung si Milo. At dapat isa lang yung kukunin ko kasi dumadami na ngayong aso ko, anim na. So nangyari, dalawa na tira. Ayun, kinuha ko na parehas. Pinangalanan ko po tong si Ovaltine. Ayan. At sunod po, si Nido. So magkapatid sila. Ngayon, mabilis lang po yung kwento ni Ovaltine. Ang nangyari po kasi dyan is, karamihan po naman nagiging clients ko sa pagtitrain ko ng aso, kinakaibigan ko. So, may naging isang close akong kaibigan na kliyente, taga Bulacan, si Dennis Cruz. Sabi niya, Sir, baka gusto ko magkaroon ng maliit na aso. Baka pwede mo naman hiramin sa akin. Hiram sa akin yung aso. So, pinahiram ko si Ovaltine. Ayun, lagi siyang nag-message sa akin, tuwa siya kasi ayaw na ibalik ng mga anak niya tsaka asawa niya yung aso niya. So nag-usap na lang kami, sabi. Ang naisip ko doon, ayaw ko talaga magpa-adopt ng aso. Bakit ko ipagkakait yung pagmamahal na ibibigay sa akin ng bibigay ng aso ko doon sa kanila. So ayun, pina-adopt na lang sa Ovaltine. At hindi naman ako nagsisi dahil ang ganda ng buhay doon ni Ovaltine. Naka-aircon, alagang-alaga, kompletong vitamins, dog food. Tsaka lagi rin nilalabas, nilalakad. At natitrain. So ayan, tapos si Nido. Ayan, si Nido. Si Nido naman ay isa sa mga ninja dog ko. Tsaka galing tumakas niya rin. Galing tumakas niya rin. Tsaka isa po sa mga pinakamalambing kong aso. Yan po si Nido. Ang sumunod kay Nido, syempre, lumalim yung pagmamahal ko sa aso. Sabi ko, kailangan wala tayong piliin na dog breed. Kaya nag-message ako dito sa isang kaibigan ko na admin ng Guardians of the Bird. Si Ma'am Rizilio Perete. Sabi ko sa kanya, Ma'am, since nagre-rescue kayo ng mga dogs, baka meron kayong na-rescue dyan na puppy na asong Pinoy. Baka pwede kong hingin. So, ayun, binigay niya sa akin. So, rescue dog to si Aspin at pure Pinoy. Asong Pinoy. Nakakatawa kasi naturuan ko rin si Pia. Ito po si Pia. Isa po sa mga pinaka malalambing ko rin aso. Ang problema dyan nung una, kasi nga rescue dog, matatakotin na pabayaan po yan sa kalsada. So ayan, yan po si Pia. Hanggang napabait ko. So ang sumunod po dyan, nagkaroon din po ang aso na border collie, si Shumi naman. Si Shumi, ang kwento niyan, galing yan sa father ko. Nabili lang din ng father ko sa internet. Tapos binigay niya sa akin. Kaya lang, may naging close na naman ako naging client na sabi ko, ito makakatulong tong asong to sa inyo. So, napabait ko si Shumi.
binigay ko lahat ng pangangailangan niya. Kasi yung isang asong yun, ano eh, kulit yung aso niya, yung aso nila Ma'am El, yung kliyente ko. So, si Shumi tumutuling kasi dominante po si Shumi. So, ayun, tumutuling si Shumi dun kay Wesker. Siya nagpapapay. Maganda rin yung buhay niya dun. Tapos, ang sumunod po dyan, si Apollo. Si Apollo naman po ay isa sa mga pinakamalaki kong aso, Great Dane. Galing pong Pila Laguna yan. Ibinigay naman ng client ko sa akin. Ngayon, ang naging problema ko lang kay Apollo, mabait siya, malaki talaga siya, ang lakas mo kumain. Ayun, kaya sabi ko, mahal, ipa-adapt natin si Apollo. Well, hindi ako kasi basta-basta nagpa-post ng adoption. Pinipili ko talaga sa mga kaibigan ko kasi ayoko na pagsimula ng issue, ganito-ganyan, o pag-agawan. Pinipili ko talaga sa mga kaibigan ko. So, napunta siya kay Sir Jerry Lacandula. So, ito po, Sir Jerry Lacandula. Siya yung the pack leader. So, yun. Ang sumunod doon, siyempre, napastad namin si Lala Pop. Nagkaroon kami ng cute na kamukha din ni Snoopy, si Milka Pop. Yun. Ito siya. Yung puting-puting asong magkulit at singke. Yan, si Milka Pop. Tapos, ang isa pa po naming aso, kasabayan nila Milka Pop, si Mercy. Si Mercy naman po ay papi po, pina-adapt ko po sa isa sa mga kaibigan ko, kay Bong Madelo. So, si Mercy, maganda rin yung buhay niya doon kasi malaking garden ni Sir Bong Madelo. Ayan, nakikita niya dyan. At the same time, talagang may time yun si Sir Bong Madelo na alaga ng aso si Mercy. So, ngayon po, ang aso po namin ngayon ay walo. Ayan, si Milo, si Oreo, si Kinder, si Lalapap, si Piona, si Nido, si Pia, at si Milka Pop. So, walo po yung aso po namin ngayon. So, ayan sila, makikita niyo sila. Yan po yung buong kwento ng Milo and Friends na malaki po yung binago nito sa buhay ko. Kasi, syempre, madami rin akong bad vices ng time na yun. Ayoko na lang isa-isa yun. Baka sampalin ako ng misis ko. So, ayun. At ito, ang trabaho ko talaga ngayon is pagtitrain po ng aso, pet hotel, nagbibenta ng mga products. So, ang laki ng participasyon ng mga aso na tinuturing kong pamilya sa buhay namin, mag-asawa at bilang isang buong pamilya. Kaya, lagi po kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin, nagmamahal sa amin, at walang sawang nandiyan para sa amin. Muli po ako po ulit, si Tristan Huertas. Ito po ang buhay namin, Milo and Friends, at kwento namin. Maraming salamat po. God bless you.